Wow, mabigat din siya. Ito po yung mga gold medal ng The Atom Araya Specials from the New York Festivals. Yung uno po namin na panalunan ay yung 2022 para sa documentary na Munting Bisig tungkol sa child labor sa Pilipinas. Hindi ba kayo natatakot na baka abutan kayo niyan sa riles? Hindi. Ayun lang po, discarte namin. Kapag tumigil ako, wala akong hindi kita. Pinaka-memorable sa akin yun, isang minor de edad, nagko-compressor mining sa Paracale sa Camarines Norte. Very arresting yung images na yun kasi makita mo, tulubog dun yung mga compressor miners. Mananatili sa ilalim ng lupa for hours at a time. Ang hirap ng ginagawa mo. All units using na. Yung 2023, gumawa naman tayo ng kwento tungkol sa online sexual exploitation and abuse of children, or OSAE. Isang napakahirap na story ang gawin. Nandito po kami para i-rescue yung bata ino-open. Maraming mga bata ang na-rescue, tuloy yung trabaho ng law enforcement para maiharap sa hustisya yung mga perpetrators ng OSAE. Hindi ko alam na yung ginagawa po ng auntie ko, not good for me, and like, she is abusing me. Yung anak ko po, paano po nalagay sa ganang sitwasyon? At ngayon 2024, napakapalad natin. Nanalo ulit tayo ng gold medal para naman sa Batas Bata. Pag may dala kayong baril, ano pakiramdam? Parang hari po ng daan. Walang kahan tumibog sa'yo. Kwento tungkol sa mga children in conflict with the law or CICL. It's another very difficult story to produce. Maraming conflicting views about crime, about justice, about second chances. Ako hindi ako marunong magbasa at magsulat. Wala akong pinag-aralan. Pero kayo, may pag-asa pa kayo, mga kapatid. So excited po. Bata po talaga. Pero kung sa realidad, hindi na. We are also very proud of this story. At ginawa natin to para makatulong doon sa public discussion kung paano natin kagandahan pa yung ating mga batas at matutulungan yung mga CICL na magkaroon ng second life. Maraming mga bagay sa bansa natin na kailangan ng atensyon ng publiko. Maaring bagay na hindi nila alam, maaring bagay na alam nila pero ayaw nilang tignan dahil nakakatakot o masyadong nakakalungkot. Pero kailangan natin ipaalala sa mga manonood na tayo nakatira sa isang imperfect na lipunan at may mga bagay na kailangan ng solusyon.